Hindi mo ba naiisip na maaari mo kong maging ina? Isang mahirap lang ang mama ko. Tulad din namin, nakaraniwan lang ang buhay, pero kayo, mayaman kayo. Saka masyado pa kayong bata para magkaroon ng anak tulad ko. Alam mo, mukha lang akong bata sa edad ko. Pero matanda na ako para magkaroon ng anak na tulad mo, Guillermo. Maliit pa po ang anak ninyo, hindi ba? Oo, bata pa siya. Dahil sa akin, naiisip niyo siya? Oo, tatanda rin siya na tulad mo. At ayoko maligaw siya ng landas pag malaki na siya. Hindi yun, senyora. Hindi yun mangyayari sa kanya. Dahil mabuti kayong ina na nagmamahal sa kanya at inaalagaan siya. Kaya hindi niya maiisip maging masama. Guillermo, gusto ko sana na ituring mo akong mama mo na nawala sa inyo. Tulad ng mama ko, ma'am? Hindi, huwag niyong ikumpara ang sarili niyo sa kanya. Dahil hindi siya naging mabuting hindi, ina. Hindi, huwag iho. Huwag mo siyang husgahan. Hindi dapat hinuhusgahan ng anak ang kanilang magulang. Ayaw ng Diyos na gawin niyo yun. Pakiusap dahil hindi mo alam kung ano ang tunay niyang dahilan kaya niya kayo nagawang iwan. Ang ibig mong sabihin, kasayo ng maarting yun ang asawa ko? Oo. Kaya tuloyan nakasayo ko si Architect Mansilla. Akalain mo yun? Eh, hey, paano nagagawa yun ang malditang yun? Si Mr. Rodolfo talaga ang kasama niya. Tapos lumapit siya sa amin at bigla na lang sinabihan niya si Jorge Luis na mag-uusap daw sila. Kaya naman, nagpalit kami ng partners. Ay, buwisi talaga ang bruhang yun! Nakita mo sana siyang sumaya. Dahil inaakit niya ang asawa mo, hindi siya nahiya. Anong sinabi mo? Kung nandun lang sana ako, nasunto ko na sana siya sa ilong. Ang kapal niya, hindi na siya nahiya. Masama talaga ang ugali niya. Alam mo, kailangan mong bantayan ang babaeng yun. Dahil baka agawin niya ang asawa mo nang hindi mo alam. Wala siya sa bahay? Lagi bang lumalabas ang asawa ko si Magnolia? Umalis po siya para sa kawang gawa, sir. Sasabihin ko po ba na tumawag kayo? Hindi. Tatawagan ko na lang siya pag may pagkakataon. Sa palagay mo ba, magagawang agawin ng mistika na yun ang asawa ko? Napakaganda niya at mayaman. Mahusay magsalita, elegante pa siya. Marami na siyang karanasan. Mga bagay na hindi mo alam. Kaya niyang agawin ng kahit sinong lalaki. Hindi si Jorge Luis! Mahal ako ni Jorge Luis! Siya nga pala. Nasaan na nga ba ngayon ang asawa mo? Umalis siya. Nag-iwan siya ng sulat. Heto, basahin mo. Ah, kung namasyal siya sa labas, dapat tayo rin. Magbihis ka na para makaalis na tayo. Eh, paano kung bumalik na siya rito? Hindi pa yun. Bilisan mo na magbihis. Tayo na. Tumawag ba ang Sir Rodolfo mo, Yaya? Opo, Ma Magnolia. Nagalit siya nung sinabi ko sa kanyang wala kayo rito. May problema po ba, ma'am? Napakalungkot ng naging karanasan ko, Yaya. Napakalungkot talaga. Mamasyal tayo, ate. Maraming magagandang tanawin dito. Huwag ka nang malungkot. Ay, ano ba yan? Hindi na sana ako umalis sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit ako nakinig sa'yo eh. Eh, paano kung bumalik si Jorge Luis at hindi niya ako nakita ron? Maghintay na lang siya. Namasyal nga siyang mag-isa eh. Saan kaya siya nagpunta, Rosario? Ay, baka kasama niya ang mistika na yun. Hindi. Hindi niya gagawin yun. Ay, sinungaling ang mga lalaki. Dahil lang idinadahilan nila ay wala namang mawawala sa kanila dahil mga lalaki sila. Hindi ganun si Jorge Luis. Hindi niya gagawin yun. Sinabi ko naman sa'yo, inaakit siya at nag-usap sila ng babaeng yun. Baka may usapan sila na magkikita sila ngayon. Ano ka ba, Rosario? Tumigil ka na nga. Huwag mo nang guluhin pa ang isip ko. Pakiusap, Rosario. Kasalanan mo naman kasi. Bakit hindi ka sumamang manood ng show kagabi? Naroon ka lang sa kwarto habang ang gwapo mong asawa ay naroon sa show at pumapayag na akitin siya ng bruhang babaeng yun. Tumigil ka na nga, Rosario, pwede ba? Tama na yan, pakiusap. Aagawin niya sa'yo ang asawa mo, ate. Pag wala kang ginawa, aagawin niya siya sa'yo. Hindi! Hindi! Asawa ko si Jorge Luis. At isa pa, malapit na kaming magkaroon ng anak. Ay, may mga kilala nga ako. Hindi lang isa ang anak nila, kundi marami. Pero iniwan pa rin sila ng asawa nila para sumama sa ibang babae. Tara na, maglakad hindi, tayo. Hindi, babalik na ako sa kwarto ko. Magkita na lang tayo mamaya. Sumama ka na sa akin. Baka makita pa natin si Jorge Luis. Gulatin natin siya kasama ang malanding babae na yun. Ay, sa palagay mo, Rosario, makikita kaya natin siya? May kutub akong magkasama sila, kaya gugulatin natin silang dalawa. Ay, hindi. Pero, sige, halika na. Tara, ate. Ano sa palagay mo, Yaya? Grabe talaga yun, Ma Magnolia. Pinatawad na ako ni Manuel bago siya namatay. Pero paano sila? Natatakot ako. Ang mga anak ko. Mapapatawad ba nila ako, Yaya?
Mapapatawad ba nila ako? Ay, Magnolia. Muntik na ako magtapat kay Guillermo. Baka tuluyan na ako makalimot dahil gusto ko nang sabihin sa kanila na ako ang mama nila. Maaring sumabog na ang katotohanan anumang sandali, Yaya Cruz. At paano na lang kung itakwil nila ako? At pag nalaman ni Rodolfo, ilalayo niya ako kay Gustavito. Mawawala sa akin ang lahat ng mga anak ko. Ay, bumalik na tayo sa kwarto. Ganito na lang. Pumunta tayo sa swimming pool at maligo tayo. Gusto ko kasama si Jorge Luis. Ay, nako. Para namang hindi siya maliligo pag hindi kasama ang asawa niya. Ano? Bumalik na tayo sa kwarto, Rosario. Ay, Ate Mechi, mababaliw ka lang kung lagi ka lang nasa kwarto. Ay, wala akong pakialam. Kaya ko yun, ah. Ay, nako, suko na talaga ako sa'yo. Kung gusto mong bumalik, bahala ka. Pero ako, pupunta ako sa pool kahit mag-isa lang ako. Narinig mo? Sandali! Sasamahan na kita dun sa pool. Ayan, ganyan nga, ate. Alam mo, mag-makeup ka kahit naman konti. Bakit pa? Papawisan lang ako at mabubura lang mo. Wala ka talagang alam, Ate Mechi. Paano ko ba ipapaliwanag sa'yo? Mag-ayos ka naman. Kung hindi, aagawan ka na ng asawa. Naiintindihan mo? Inaagaw na ang iyong asawa, okay? Hindi mo ba iniisip na sana anak na lang natin ang dalawang ito? Sa palagay ko, hindi. Gusto mo ng mas magandang buhay kaysa sa kaya kong ibigay sa'yo. Naiintindihan ko naman yon. Oo. At noong nagbago ang buhay mo, nang nakuha mo ng pamana mo, ayaw mo na sa'kin. Oo. Ganun nga ang nangyari. Sige na nga, bumalik na tayo. Huwag ka na mag-alala. Kung malalaman ng asawa mo na pareho tayong nawala, mag-iisip na yun ng masama. Huwag kang mag-alala. Hindi papatay si Sebastian ang dahil lang sa selos. Maniwala ka, Mystica. Inaalala ko lang ang iyong reputasyon. Oo na. Ngayon magpapasalamat pa ako dahil nirerespeto mo ko. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Yan ang isang bagay na hindi gusto ng mga babae. Mystica, pakiusap. Pag sobra sa respeto ang isang lalaki, wala kaming halaga sa kanila. Napakaganda mo. Imposibleng hindi ka pansinin ng mga lalaki. Pero... Sige na. Sige na nga. Bumalik na nga tayong dalawa. Pero dapat makita kita mamayang gabi sa party hall at... Huwag mong isasama doon ang asawa mo. Mangako ka sa akin, okay? Sige. Pangako. Talaga? Walang problema. Baby, huwag ka nang umiyak. Tahan na. Hindi ka ba lalangoy? Hindi. Hindi muna ngayon. Marunong ka bang lumangoy? Ano? Kung hindi, tuturuan kita. Hindi. Salamat na lang. Halika. Sige. Anong pangalan mo? Maria Mercedes. Ang ganda ng pangalan mo. Oo. Oo, maganda talaga ang pangalan ko. Mechi ang tawag nila sa akin. Gusto mo bang sumayaw, Mechi? Hindi. Hindi. Salamat na lang. Hindi ka ba mahilig sumayaw? Mahilig, pero... Alam mo, napakaganda mo. Salamat. Sino kasama mo rito? Mga magulang Hindi. Mo? Hindi. Kasama ko ang kapatid ko. Ang ate mo? Hindi. Mas bata siya sa akin. Naroon ba siya sa pool? Oo, naroon siya. Yung sumasayaw na yun, oh. Siya ba ang kapatid mo? Oo, siya nga. Hindi ka taga rito, ano? Hindi. Galing kami sa Mexico City. Gano'n na kaya katagal dito? Kadarating lang namin dito. Nagbabakasyon? Hindi. Nagtatrabaho ang kapatid ko sa isang kumpanya at may negosyo ang amo niya rito at dahil siya ang sekretarya niya, isinama siya. Sinamahan ko lang siya rito. Alam mo, mag-i-enjoy tayo ng husto. Ay, bakit mo naman nasabi yan? Meron akong magandang bangka at isasakay kita ron kasama ang isang kaibigan. Hindi. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Hindi, hindi ka maaaring tumanggi. Tara, sumayaw tayo. Hindi, teka lang. Sumayaw tayo. Hindi, sandali lang. Sige, ganyan nga. Gayahin mo ko. Igalaw mo lang katawan mo. Yan. Ganyan nga. Maria Mercedes, pa servirle a usted. De mi familia me encargo yo.